Ang ayos nung pagkalatag ko nung pegs and bond studies, pero in reality, yun ito talaga yung itsura ng AI ko. At yung tinatawag na sandbox. So, usually ito yung pinapasend natin sa QA. Para meron lang kami makita ng mga TL na ano na yung ginagawa nyo or ano yung mga pegs nyo. Piggyback on that, ano, Aira. Why it's, this is, lahat ng mga diniscuss mo kanina, ano, ito na yung pinaka parang amalgamation of that, yung pegs, yung textures, yung stylescape, yung font, yung lahat ng mga in-explore nyo na font. And like what Aira said, no, why this is important? Kasi whenever magpapakita tayo ng logos, it's easier for your team leads to understand what you're trying to achieve or where you're coming from. So it's so they can help you. Parang, ah, yan pala yung na-achieve mo. So hindi nila, never nilang sasabihin sa inyong pangit yung gawa nyo. Sabihin lang nila, ah, yan pala yun, hindi na-achieve yung peg. May peg ka palang ina-achieve. So they can help you reach yung actual na ina-achieve nyo na inspiration. That's why this is very, this, ano, itong sandbox na to is very important. Yan, yan yung kailangan nyo ipadala sa QA room. Kasi in many cases, like at least I think 70% of the time, if you don't show your context, pero maganda pala yung gusto nyong achievein, it's sayang kung ma-reject siya eh, di ba? Mala, parang almost there na pala, pero na-reject siya kasi hindi na-contextualize with what you were trying to achieve. So yun, that's why this is very important. Yung malahat ng research nyo.